ang malaki at malawak na karagatan ay mapanganib na lugar para sa maliliit at mahihina. Kaya't may mga isdang bumubuo ng grupo. Dahil dito sa karagatan, delikado kung nag-iisa. Mas malakas kung nagkakaisa. Sa Lusong Coral Garden sa Coron, makikita ko raw ang ganitong ugali. Ang Lusong ay bahagi ng isang marine protected area na bawal pangisdaan. May isang isda ako din encounter dito na napakakulit. Siguro akala niya aatakihin ko yung bahay niya, yung lugar niya. Talagang pinagtatanggol niya despite my size and his size. Talagang lalaban siya sa akin. Talagang minsan mapapa-atras ka kasi susugod siya papalapit sa'yo. And then, kapag malapit na, bigla siyang lalayo. Parang talagang tinatakot at ini-intimidate ka lang niya ng kanyang tapang. And nag-work naman. Kilalang territorial ang mga damselfish at umaatake sa sinumang lalagpas sa kanyang espasyo. Kailangan ng damsel ang kanyang tapang dahil kung ikaw ay nag-iisa, mas delikado kang makain ng mas malalaking kalaban. School ang tawag sa grupo ng mga isdang gumagalaw sa isang direksyon. At kung ang karagatan ay ikukumpara natin sa isang malaking paaralan, oras na ng reses para sa mga coral catfish. Pagkain nila ang maliliit na isda, bulate at algae. They have an amazing feeding pattern that take turns, no? Parang gaganon sila, kakain, lilipat ulit yung nasa dulo naman, ganyan. So, very strategic and very organized yung kanilang pagkain at pag-move, no? So, parang lahat, nasisimot nila lahat ng dadaanan nila to scour for food collectively as a group, no? Kung may nauuna na, buong pasensya ang ibang naghihintay para sa kanilang pagkakataong kumain. Ang galing yung every time at kung titignan mo lang sila at pagmamasdan, nakaka-relax din, nakakatuwa na. Imaginein mo yung parang nagtatanim ng palay sa ng mga farmers natin, para silang ganyan eh, systematic, organized ang kanilang paggalaw. Ayon sa pag-aaral, isa sa mga dahilan ng paggawa ng grupo ng mga isda ay para lituhin at hiluhin ang kanilang predator o kalaban. Tulad na lang ng Great Barracuda. Ang mga barracuda ay bumubuo ng grupo kung sila ay maliliit pa. Pero sa pagkakataong ito, mag-isang dumidiskarte ang barracuda at handa ng umatake anumang oras. Kaya naman ang mga isda, kanya-kanyang pwesto sa kanilang school. Kung ikukumpara sa isang classroom, kung ikaw ay bibo, ikaw ang nasa harap na nagdidikta ng kakainin at pupuntahan ng grupo. Sa gitna, mas ligtas ka sa panganib. Pero lugi dahil sa mas nauuna sa pagkain ng mga nasa harapan. Pero di tulad sa klase kung saan marami sa mga nasa likuran ay bulakbol, ang mga nasa likod ng school of fish, mauutak na nakatitipid ng enerhiya sa paglangoy. Dahil nadadala sila ng agos na ginagawa ng mga nasa harapan.